ang umaga ay gaganda, ang buhay ay sasaya, pag si Jesus ay ating kasama. Dito ni Sharon po, your devotion leader for today. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Family and friends, hello po sa inyong lahat na nanonood ng ating morning devotion. It's a blessed Tuesday morning again, panibagong araw para pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan, ng kanyang mga pagpapala at higit sa lahat ng kanyang pag-ibig sa atin. Mas lalo higit ang pasasalamat ng ating mga kapatid na ngayon ay nagse-celebrate ng kanilang birthday. Let us greet a happy, happy birthday sa ating mga kapatid, si Melissa Jean Santos, Godwin Santos, ang presidente ng UMYF ng ating district. Happy birthday sa iyo, Godwin. At ganun din si Zion Asher Magnaye. Mula po sa Psalms 24, ang aking pong panalangin sa inyo, may He grant you your heart's desire and fulfill all your plans. Happy, happy birthday po. May you have many more birthdays to come. Manalangin po tayo sa pagpapasimula ng ating morning devotion sa umagang ito. Hallelujah, Lord Jesus, papuri at pasasalamat sa iyo muli sa napakagandang umaga na iyo pong ibinigay sa amin. Panibagong araw para ikaw ay aming papurihan, pasalamatan sa lahat ng kabutihan at pagpapala mo sa amin. Lalo higit, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Patuloy na ang dalangin po namin na anuman ang panalangin ng kanilang puso ay iyo pong ipagkaloob sa kanila sangayon sa iyong mabuting kalooban. Patuloy, Panginoon, na samahan mo sila, O Diyos, sa kanilang buhay pananampalataya at ikaw ang laging makita sa kanilang mga buhay. At sa umagang ito, aming Panginoon, dalangin po namin ang inyo pong pagsama sa amin sa oras na ito, sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita, ang iyo pong mukha ang makita, ang iyong mensahe ang aming marinig. Gamitin mo po mightily ang iyong abang lingkod, Panginoon, ikaw po ang magpahayag sa akin. Samahan mo kami, Panginoon, pangunahan mo kami, at ang iyong mga salita ang maging inspirasyon namin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa mabiyayang mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata mula sa Mateo chapter 11:28 na siyang pagbabasihan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Ang sabi po ay ganito, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, pumarito kayo sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang inyong pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mababang loob at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Kamusta po kayo nitong mga nakaraang linggo, mga kapatid? Kayo ba ay nakakaramdam na ng pagod sa kalagayan natin na tila ba wala ng katapusang pandemic? Dumating na ba sa punto ng inyong buhay na tila ba akay dami na nang dapat niyong gawin, ngunit hindi ninyo magawa dahil pakiramdam ninyo ay pagod na kayo? Pagod, ito po ang madalas na reklamo ng marami sa atin.
pagod dahil sa ating pang-araw-araw na routine ng ating buhay. Nakakapagod talaga yan dahil paikot-ikot na lang. Alam din naman natin na kapag tayo ay pagod, hindi tayo makapag-isip ng tama. Meron pa ngang ilang pagod ay madalas mag-init ang ulo. Mas malaki ang chance sa tuloy na magkamali at makagawa ng mga desisyong mali. Ilan na nga ba ang aksidente sa kalsada ang hindi na sana nangyari kung nagkaroon lamang ng sapat na pahinga yung mga driver ng isang pampasaherong sasakyan? Diba? Madalas nating mapanood dyan sa mga balita, nagkaroon ng aksidente sapagkat inaantok ang driver sa sobrang kapaguran. Mayroong pagkapagod na higit pa sa pisikal na nararanasan ng tao at mas malaki ang epekto nito sa ating buhay. Ito yung pagkapagod na emosyonal. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, ang pagod ang puso. Ang emotional burden, meron daw siyang capacity to drain our strength. Kaya may mga taong ang bukang bibig sa panahon ngayon ay ayoko na, suko na ako, pagod na ako. Bukod pa sa physical, meron ding malaking epekto sa ating buhay kapag nararanasan natin din yung tinatawag na spiritual na pagkapagod. Merong tinatawag na spiritual burden. Alam natin ang kalagayan ng isang taong hiwalay sa Diyos. We will try everything upang mapunuan natin yung mga hinahangad nating magbibigay ng satisfaction sa buhay natin. But the truth is, our soul will remain find rest until we rest in God. At ito yung isa sa mga God's promises, ang pangako ng Panginoon sa atin, na sa panahon na tayo ay physically, emotionally, and spiritually tired, ang imbitasyon ng Panginoon, come to me, all of you who are weary and tired, and I will give you rest. Mula po sa Hebrews chapter 4, verse 16, ang sabi doon ay ganito, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtin natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Amen. Tandaan po natin ang imbitasyon na ito ng Lord ay nagpapahayag ng kanyang dalisay at walang maliw na pag-ibig. Kaya nga ang sabi niya, come to me, lumapit kayo sa akin. Kasi kung susubukin natin lumapit sa iba, siguradong mapapagod lang tayo, imbis tuloy na makapag-rest tayo, ay mas lalo pa tayong nai-stress. Sa ating wika, ang salitang rest ay pahinga. Ang root word naman ito ay hinga, meaning to say, huminga ka. Have time to inhale, exhale, and smile. Bakit nga daw naman natin pipiliing sumige ng sumige kung hindi na natin kaya? At ang maganda nito, ang Panginoon na mismo ang nag-o-offer ng tunay na kapanghingahan. This time of pandemic, tila ba'y nakakapagod ang paulit-ulit nating kalagayan. Akala natin okay na dahil bumaba na ang mga cases ng COVID. Pero makalipas lang ang ilang linggo, balik na naman tayo sa lockdown situation. Sa panahong kagaya nito, tayo ay lumapit sa Panginoon. Spend more time in God's Word. Spend more time in prayer. Mas lumapit tayo sa Panginoon. Sabi sa verse 29 na ating Bible verse na binasa, mayroong tinutukoy doon na pamatok. Ang pamatok na tinutukoy ng Panginoon doon, ang sabi ay dapat daw nating pasanin. Literally, ito yung inilalagay sa batok ng isang baka na maaring maitanong nyo po, ay paano nga ba gaga ang iyong pasanin samantalang maglalagay, lalagyan pa ng pamatok. Kaya gagaan kasi yung pamatok naman ay hindi lang nakadesenyo para sa isang batok lamang, kundi para sa dalawa, kaya ang resulta ay mas magiging magaan kung dadalhin dahil may katuwang siya sa pagpapasan. Ayan, alam ko na na-share ko na rin to sa isang devotion kung paano yung pamatok na ginagamit ng isang baka. Kapag ikinukonekta natin ang ating buhay sa Kanya by means of commitment and submission, mga paglilingkod, mararanasan natin ang Kanyang pagtuturo. Kaya sabi niya, learn from me, matuto kayo sa akin, at ang kapunuan ng Diyos ang magmamanifest sa ating buhay. Mas magiging magaan ang ating pasanin kung tayo ay may katuwang, lalo higit pag ang Panginoon ang ating katuwang. Sabi nga, pagpagod na tayo, pag di na natin kaya, give it to God. Huwag mong sulohin, hayaan mong samahan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong mga pasanin. Mga magulang at mga kapatid,
ang Panginoon ay patuloy tayong iniimbitahan na lumapit sa Kanya sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan na hindi kayang ibigay ng sanlibutang ito o ng ano pamang bagay na material. Let us try our best to be always connected sa ating Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay, huwag nating hayaang ang mga problema natin sa buhay o mga bagay o mga maraming kaabalahan at ang maraming kapagurang pisikal, emosyonal o espiritual ang maglayo sa atin sa Panginoon. Bagkos, pagsumikapan natin na laging nakakapit, na laging malapit sa Panginoon. Let us learn to be contented and be thankful sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon o uri ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya pag dumating man ang panahon na tayo ay mapapagod, manghihina, lagi nating alalahanin ang pangakong ito ng Panginoon sa atin. Ang pangako niya na tayo ay makasusumpong ng kapahingahan. Mga kapatid, patuloy na panghawakan natin ang pangakong ito ng Panginoon, lalo higit sa panahong ito nang hindi pa rin natatapos ang pandemya. Alam ko po, marami sa atin ang pagod sa ating kalagayan. Tanging sa Panginoon, lamang tayo makakahanap ng tunay na kapahingahan. Manalangin tayo. Hallelujah, Lord Jesus, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Tunay na hindi namin kayang matagpuan ang kapahingahan sa mundong ito. Tunay na ang kapaguran na nararanasan namin, physical, emotional at spiritual, Panginoon, ay laging naandyan. Pero Lord, alam po namin na kami ay makakaasa ng kapahingahan mula sa iyo. Kung ilalagak namin sa iyo ang aming kalagayan, ang aming mga suliranin, alam namin, Panginoon, ang iyong pagkakaloob sa amin ng kapahingahan ay laging nakalaan. O Diyos, ang anumang sitwasyon na kinalalagyan namin, ang anumang kapaguran, alam po namin na mas magiging magaan sapagkat ikaw ay kasama namin. Ang dalangin namin, Panginoon, huwag mo po kaming bitawan. Huwag mo po kaming iwanan, O Diyos, sa pagharap ng mga pagsubok na ito, sa pagharap ng mga mabibigat na problema na ito na kinakaharap po namin sa bawat araw. Father God, kung dumating man yung time na kami ay pagod na, O Diyos, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangakong ito na ang kailangan lamang po namin ay tumugon sa iyong panawagan na lumapit sa iyo. Na lumapit sa iyo sa anumang kalagayan at sitwasyon ng aming mga buhay. O Diyos, sa oras na ito, kami po ay dumudulog sa iyo. Idinadalangin namin ang kalagayan ng aming mga kapatid. Sila na nasa banig ng karamdaman, sila, Panginoon, na emotionally, Panginoon, spiritually na nadidrain at pagod na, katagpuin mo po sila, Panginoon, at ipaalala sa kanila ang mga salitang ito na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang makapagbibigay nito sa kanila. Patuloy na iparanas mo po ang iyong mainit na pagyakap sa amin. We pray, Father God, sa mga kapatid namin na dumudulog sa iba't ibang pangangailangan. Ano man ito, Panginoon, you are our great provider. Ipagkaloob mo po ito, O Diyos, sa kanila. Panginoon, provision sa mga pangangailangan. Kagalingan mula sa karamdaman, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa tuwi na sa pang-araw-araw naming mga buhay, Panginoon, makita yung Kristo sa aming mga buhay. Yung matatag ng pananampalataya na laging handang sumuong, na laging handang humarap sa bawat hamon ng buhay. Salamat, O Diyos, sa mga pangako na sa iyo ay merong kapahingahan, sa iyo, Panginoon, ay merong kapayapaan. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Ang dalangin ko po sa bawat isang kapatid ko na kasama kong nanonood at nakikinig ngayon, anuman po ang dalangin, ang panalangin ng kanilang puso ay iyo pong ipagkaloob sangayon sa iyong kalooban para sa kanila. Sa iyo ang papuri, aming Panginoon, nawa ang gagawin, lahat ng aming gagawin sa araw na ito ay mapangiti namin ang iyong mga labi. Maraming salamat po, sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito, mga kapatid.
Mag-ingat po tayo and please, please, please strictly follow health protocol. Kung may iwasan po nating lumabas at mag-stay at home na lang, mag-stay at home na lang po tayo habang pinanonood natin ang ating mga online activities. God bless everyone. See you again next Tuesday and every day. Si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. Bye!